si Giorgio. Ay, nako. I'm sure. Problema na naman ang dala niyan. Hindi ka nga niya malapitan, pero hello. Ayaw ka naman niyang patahimikin sa telepono. Hello, Giorgio. Hello, Natalia. Ikaw ba ang kumausap sa mga pulis para bigyan ng special treatment si Carl sa loob ng kulungan? Ano? Siya nga pala. Pupuntahan ko nga pala si Carl. Pupuntahan niya po si Sir Carl? Kamusta na po yung lagay niya? He's okay. Inaayos ko lang yung bail niya. Mabuti naman po kung ganun. Doktora, pwede pong pakikamusta na lang po ako sa kanya. Pakisabi po na ipinagdadasal ko na sana malampasan niya yung mga pagsubok na to. Buti na lang nalusutan mo yung nangyari kagabi. Kundi, baka wala kang tirahan ngayon. Ay, nako. Ayaw talaga sa akin ni Lola Claudia. Sana lang matuluyan yung matandang yun, no? So, until now, hindi pa din malinaw kung makakalabas na yung dad mo sa kulungan? Oo eh. Hanggang ngayon, hindi pa namin alam. At mukhang ididemanda pa siya ni Tito Giorgio. Kanang magkaila. Kilala kita. Hanggang ngayon, mahal mo pa rin si Carl. At hindi mo matim na naghihirap sa loob ng kulungan. Giorgio, ang dami ko ng problema. Hindi ko papatulang kung ano man yung mga sinasabi mo. You listen to me, Natalia. Mas lalong dadami ang problema mo kapag nalaman ko na may kinalaman ka doon. Remember, he's a criminal. He tried to kill me. Ididemanda ko siya. Nakaka-stress na talaga. Sobrang dami ng problema. At dumagdag pa yung Giselle na yan. Ahasin ba naman sa akin si Stefano? Pero, siyempre, hindi naman ako basta-basta lang papayag na maagaw niya si Stefano ng ganong-ganong yun. Isa lang siyang ambisyosang alalay. Brittany, Doktora, ikaw na munang bahala dito, ha? As always, when the boss is away, I will be the boss. Okay. Nga. Sige. Ingat po. Ibang klase ka rin naman, Paulina. Wala ka na natala. Nire-reject na nga yung beauty mo. Go back ng go back ka pa rin. Alam mo, hindi ka kinakayat eh. Miss Brittany, ano po yan? Wala. Alam mo, mas maganda ka sana kung mas matalas ang pandinig mo. Sad mo iparito kaya. Mas gaganda ka. Ano yan? Ganda, matalas ang pandinig. Well, pag-usapan na natin itong Giselle Project campaign, okay? Kaya check nyo yung mga notes. Narinig mo ba yung pinagmimitingan ng mga yan? Mga staff sila ng PR company ni Paulina. Pumunta ka doon and make sure na hindi ka nila mahalata. Alam natin pareho na pinagtanggol lang ako ni Carl. Ikaw ang masama, Giorgio. Talia! Talaga sinasaid mo ang pasensya ko, Natalia. Ano sabi? Pinagbibintangan niya ako na tumawag daw ako dun sa mga pulis para bigyan ng special treatment si Carl dun sa kulungan. Sigurado ako. Ginamit na naman ang desperadang si Paulina ang connection niya para kay Carl. Nagawa naman ang germinal concept ni Doktora Paulina. Yung parang before and after. We are going to sell Giselle as a princess. Yung tipong from a simple girl na biglang bumongga. Ayun, eto siya. Nandito siya sa infinity pool. At sa baba ng pool na to, makikita yung tatay na itsura na pangit. And through that billboard, makikita ang transformation niya. From being pangit into a beautiful princess. O, di ba, sosyal? Hello, Hernandez.
Gawin niyo na ang dapat niyong gawin. Iligpit niyo na si Carl. Masyado siya nagiging tinig sa lalamunan ko.